Hi guys, welcome back sa Loft Below. Di bali, today, Tuesday, bibigay tayo ng probiotics. So habang rumoronda sila, ready ko na itong inumin nila. So ito yung gamit ko ngayon, probiotics, yung King Queen probiotics. Mamaya nga pala may ano tayo, loading. So may club training para bukas sa San Rafael, Bulacan. Di bali last time nga na-cancel, hindi na tuloy yung release sa Pulilan. So mamaya tutuloy na yung training pero sa San Rafael na, so medyo lumayo ng konti. So far wala pa naman balita na magkakaroon ng sama ng panahon. So mukha naman magiging maayos yung club training. So yun, medyo okay naman na yung mga kalapate. Maganda naman yung condition nila. Yun na sa tingin ko. Pero ayun nga, loading tayo mamaya, so sana maging maayos yung uwi nila bukas. So tapos na silang kumain. Bibigyan ko naman sila ngayon ng redstone para may dessert sila. Ayan, so mamaya babalikan ko na lang ulit sila. Hapon magpapa-low fly ulit tayo para at least mapagpag sila, para hindi sila mabigla ng lipad bukas para sa club training. So dun muna tayo mamaya sa mga breeders, bababa tayo dun kasi babakunahan natin yung mga inakay, yung tatlong inakay natin na ihiwalay na natin, kasi bali 25 days na tayo mga inakay. So pagkabakuna, bukas, lilipat natin sila dito sa Flyer's Loft. Ay, so ito yung binili nating ibon nung uli, yung puting ibon. Babakunahan na rin natin siya ngayon. Then, mga ilang araw, lilipat na natin siya dun sa stock birds natin.
Mas madaling magbakuna kapag may katulong. So, mahirap pag mag-isa lang. So, yung kailangan natin gumamit nitong holder. Siyempre, dapat maingat kasi baka mamaya matusok na natin yung kung ano dun sa leeg niya. Baka mamatay pa. And so ito yung gamit natin, yung PMV vaccine. Kuha lang tayo ng 0.2 ml, so 0.2 ml lang kada ibon. Tapos after 10 days or 2 weeks, pwede na uli natin bakunahan yung ibon para may booster. Ayan, nakakuha na tayo. Medyo mabagal bumaba kasi malapot yung bakuna. Ayan nga, 0.2 ml lang. So ayan, napin lang natin yung pagtutusukan natin. Lagyan natin alcohol yung pinaka batok niya kung saan natin itutusok yung ano, yung injection. Ayan, so medyo ano lang, sa medyo ibabaw lang naman na part nung batok. Huwag masyadong ibabaon, tapos huwag rin masyadong mababaw. So saktuhan lang talaga. So ayan, okay na to. Balik na natin siya din sa ulungan niya, then bakunahan na natin yung mga inakay. Oh,
Ito naman yung isa nating inakay na nasa taas na. Babakunahan na ulit natin siya. So, nabakunahan na natin siya dati. Then, uulitin natin ngayon para booster. Okay, pinapasok natin yung mga kalapate. Di bali, mag-alas 5 na. Nagpatoka na tayo para makapagpahinga pa sila. Kasi mamaya mga 6:30 or 7, kukunin ko na uli sila. Para isakay sa training box. Then, i-load na natin sila mamaya. Shout out kay Kilian Esguerra and Aldrin Akbanglof ng Apalit, Pampanga. Pati na rin kay Jonathan Dagi ng Cotabato Racing Pigeon Club. Shout out din kay Cathy May Lumasak and then sa channel niya Homing Pigeon TV. Guys, subscribe din kayo sa kanila. Pati na rin kay Danlof Racing Pigeon. Ayun, may channel din siya, guys. Mag-subscribe din kayo sa channel niya. Shoutout din kay Jeffrey Azur. And shoutout din kay Ray Alexis ng QC. So ayun, nga pala, meron ako ditong isang comment galing kay Paloy TV about sa conditioning ng breeders. Di bali, meron ako sinusunod na system. Pakita ko sa inyo yun. Nakuha ko lang naman yun sa internet kasi mahilig din ako magbasa-basa sa internet. Nung naghahanap ako ng mga information about breeding, conditioning, ganyan. So, nakuha ko to sa Google. Galing siya sa Rockdab Excellence. So, ginagamit nila to sa bago mag-training tsaka bago magsalang ng mga breeders. Dibali, 3 weeks ang conditioning. So, nandiyan yung pagpo-flushing, recovery, pagbibigay ng vitamins. Yung mga gamot na nandiyan, hindi ko naman lahat yan ginagamit. Kasi kung ano lang yung available dito sa akin, yun yung ginagamit ko. Basta yung parang kumbaga ka-counterpart niya sa ibang brand yan, pwede naman yun. So tulad nung halimbawa, yung Optiworm or yung Astig nila ngayon, yung pang-purga, pwede naman kayong gumamit na ibang pampurga. Same as yung pang-flushing nila. Halimbawa, yung sa upper respiratory, yung gamot nila is Optidox. So, gumagamit ako ng halimbawa, Vetracin Gold or T2S, yung mga ganun.
Basta kung ano lang yung available sa inyo na gamot or na pwede nyong gamitin, ayun na lang, para hindi rin kayo masyadong gumastos. Siyempre, gusto rin natin yung makakatipid tayo, pero dapat yung quality ng ginagawa natin is andun pa rin, 100% pa din. So, yung iba, gumagamit sila natural. Halimbawa, yung pag-flashing, gumagamit sila ng oregano or serpentina, nilalaga lang nila. So, mga ganun bagay. Basta ang mahalaga lang naman, makapagpurga tayo, makapag-flashing, bigay ng supplements, bigay ng vitamins para bago natin sila pagsalpukin, yung mga breeders, bago natin sila pagsamahin, condition na condition na sila para maganda yung ilalabas nilang mga inakay. So, yun lang naman. Nga pala guys, na-monetize na ako sa YouTube. So, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nanonood. Sobrang thank you ako sa inyo. And sana patuloy lang kayong sumuporta. And sana rin, full support na rin yung mga ads. Kung pwede naman na huwag nyong skip, sana huwag nyo nang skip. Lalo na dun sa mga naka-unlimited internet. So, yun. Maraming salamat sa inyo. So, yun. Hanggang dito na lang muna. And kita-kits na lang ulit sa next video.